Okay, so we are here in the Philippines for trainings, Sophia's trainings. So we'll be training with Empire Studios, led by Jonas Kafood. And the training begins from today. It's for almost a week. So every week, because of Sunday as well, we just have one class. But Bhuli Dekhi Se, we have multiple classes going on throughout the day. So we'll try our best to, show you guys what all Sophia is doing, Panera, but let's see if we are actually allowed to post everything. Mga karag-karag, welcome back to my vlog. Isang magandang umaga sa inyong lahat mula dito sa Doha, Qatar. Napusan si Kuraganda, gisubawan, gitunsil. Kaya nanahimik si Kuraganda mga ilang araw dahil sobrang pagod din yung katawang lupa ko sa daming trabaho ba. Daming naming araw-araw may bisita, bitaw mga karag-karag. So talagang lalagi akong nalate ngayon sa mga ganap, sa mga pa-chismis, mga pa-isyo at mga revelasyon sa beauty pageant. Pero hahabol si Kuragan for today's vlog, diba? Viga kayo palok si Kuragan, oh. Oh, ios-os na po niya ako ang push-up bra, oy. Laban size 32B na nintudlo sa West and East pack ning Yuko Pajod. Ki at Kuragan. At ito na nga mga karakarag, yung narinig nyo kanina sa ating pa-intro, yan na yung revelasyon na pupunta sa nasa Pinas na pala ngayon ang pambato ng Miss Universe Nepal para mag-training under sa Empire PH. Di ba nakaka-proud mga karakarag? Nagsiliparan na talaga sila sa Pilipinas para mag-training sa kanilang journey sa Miss Universe 2022. At nakita naman talaga natin by the touch of the Filipino ba? Filipino sa Kuragan. Sa tulong din ng mga Filipino trainer, di ba, talagang nakikita natin nag-improve na yung mga kandidatang nasa Pinas ngayon na nag-training. At nakita natin last vlog ko yung improvement ni Miss Universe Vietnam, di ba? At ngayon abangan natin kung yung magiging improvement din ng training ni Miss Universe Nepal 2022 para sa kanyang laban sa corona sa Miss Universe 2022, di ba? So nakaka-excite mga karag-karag, nakaka-proud mga karag-karag, di ba? Kasi sana puwersa na iyong tagumpay na mga kandidatang to, tagumpay na rin ng Pilipinas. At eto pa mga karag-karag, ang mga latest na mga pa-issue ngayon na pinag-uusapan rin, todo ko na to mga karag-karag sa isang vlog ako. Maraming mga netizen at ibang beauty pageant lover ang nagtaasa ng kilay dahil itong si Madam Anne ay talagang todo babad sa social media. Kasi sa kanyang social media account na kung saan panay yung tanong niya kung sino yung mag-perform sa darating na Miss Universe 2022, kung sino yung mag-a-unveil sa bagong corona ng Miss Universe 2022, kung sinong kandidata yung mapupusokan ng mga netizen, na medyo na-intriga din ang mga ibang beauty pageant lover kasi nga dapat daw si Harnas yung mukhang ilalagay ni Madam Anne. Bakit daw mukha lagi ni Madam Anne yung nilalagay sa kanyang mga post? Para naman sa akin walang masama dun. Kasi private account niya yon sa GKN official account nila at sa kanyang account yata, sa kanyang account din, di ba? Liba na lang kung magpo-post si Madam Anne sa kanyang mukha sa Miss Universe social media account talaga, di ba? Sa page ng Miss Universe, medyo doon talaga ako bakit ganun, di ba? Pero kung private account lang naman ni Madam Anne, walang problema doon, walang kaso, kahit itaplak pa ni Madam Anne ang iyang dangway sa kanyang mga post sa kanyang Instagram o sa kanyang Facebook account, walang problema basta sa kanyang private account lang nakalagay yung mukha niya at yung mga tanong niya, di ba? Huwag lang sa Miss Universe page. Doon talaga tayo puputak ng todo. Sa ngayon, okay lang naman sa akin kasi parang kinukuha ni Madam Anne yung pulso ng mga beauty pageant lovers sa social media kasi nga kung sakaling after ng competition, kung hindi magustuhan yung ihain nilang production, di ba, ibabas ng todo si Madam Anne. Si Madam Anne, at least may resibo siya na, di ba, ito yung tinanong ko sa inyo mga beauty pageant lover at ito yung sagot ninyo. Yan, sinunod ko lang yung gusto ninyo. So, wag para hindi siya mabas. Kung sakaling mabas na siya, yun yung magiging resibo niya. Kasi talagang nagtanong siya sa mga beauty pageant lovers sa social media kung yung magiging opinion na mga netizen, di ba? So, kinukuha niya yung kiliti, yung kilig natin. So, kung sasabihin natin kung sino yung gusto man natin mag-perform sa Miss Universe 2020, sabihin natin si Kuragan, di ba? At least, paka. Kung sasabihin, kung sino yung gusto mag-unveil sa bagong corona ng Miss Universe 2022, yung blue crown, yung diamond ba yung anong tawag doon?
ay, hindi si Kuragan, o at least alam ni Madam Ana si Kuragan. Charot. So, para hindi siya mabash, kasi ano, makuha niya yung, mabalansin niya kung ano yung gusto ng mga beauty pageant lover at ano yung ano, plano ng Miss Universe organization. So, yun, magandang idea rin yung ginawa niya. Basta nasa ano lang siya, nagpo-post lang siya sa kanyang private ano account sa social media. Wag lang doon talaga sa page dahil medyo iba na yung dating kung yung mukha niya yung ilalagay tapos andun siya sa Miss Universe page, ibang usapan na yon. Pero kung yung mukha ni Harnas yung ilalagay sa Miss Universe page, magandang idea yon. Basta wag lang yung mukha ni Madam Ansa Miss Universe page. So, yan na mga karagarag. Ano yung masasabi niyo sa mga latest ano mga pa-issue at mga revelation ngayon na pinag-uusapan ng mga beauty pageant lover sa social media, ang pagpunta ng ano Miss Universe Nepal 2022 sa Pilipinas para sa kanyang training, at ano yung masasabi ninyo na ano ba wantosawa ang ano mga ganap ni Madam Ann, ang bagong may-ari ng Miss Universe organization, sa social media tungkol sa magaganap na Miss Universe 2022. Mag-ingay tayo sa comment section mga karagarag, at kung bago ka pa lang sa channel ko at kung mahilig ka sa pang-pag-good vibes na reaction video sa beauty pageant, don't forget to like and subscribe my channel Kuragan Karag, ang babaeng lagi na karagarag, and see you in my next vlog. Sakit na dyan ang tumla ni Kuragan. Bye-bye.